Ngayon guys, gagawa tayo ng thumbnail para sa YouTube videos. Click natin ang PixArt. So make sure meron kayong PixArt na application bago kayo gumawa ng thumbnail. At dapat meron kayong movie scene screen recorder. Then click natin ang skip sa kanang bahagi sa taas. Ayan. Click natin ang X. Sunod click natin ang allow. Sunod, mamili tayo ng background bago tayo mag-umpisa sa paggawa ng thumbnail. So, slide nyo lang yun pa kaliwa. So, pinili ko black color. Tapos, click natin ng X. So, fit, click natin yan. Fit icon na nasa baba, slide nyo lang. Sunod, click natin ang ratio dahil pang YouTube to. Piliin natin ang 16:9. Yan, 16:9. Tapos zoom out natin gamit ang dalawang daliri natin para makulay itim lahat ng screen. Then check sa taas. So, yan. Ngayon, mamili tayo ng picture na ating ilalagay dyan. So, yan. So, click natin ang add one sa taas. Sunod, zoom natin. Tapos, i-crop natin. Click nyo lang ang crop icon. Then, click ang check. Fit into the screen. Fit natin kung saan natin gustong ilalagay ito. So, yun, pwede sa kaliwa, pwede rin sa kanan. Depende sa inyo kung saan nyo gusto. Pagkatapos, click natin ang check na taas. Click natin ang text icon para maglagay tayo ng text. Tapos type natin ang text na ating ilalagay. So, nag-iisip ako nyan kung ano nilagay. Ayan. So, dahil thumbnail to, type natin thumbnail for YouTube videos. So, ayan. Click natin ang align bago natin ilagay sa screen. Then click on check, fit natin sa screen yan. Yan, shout out kay Chris Tutorial na nagturo sa akin ng paano gumawa ng thumbnail. Tapos click natin na fit. Tapos mili tayo ng color para sa ating stroke. So yan, mili tayo ng color dyan. Kulay blue ang gusto ko sa text. Tapos lagyan natin ng stroke. Depende kung gaano kakapal nyo. Slide nyo lang pa kaliwa o kanan yung amount na makikita sa baba. Pagkatapos, check natin. Click text dahil magdagdag ulit tayo ng text. Okay, magta-type ulit tayo. Ayan, using PixArt. Tapos i-align natin, click natin ang align na nasa gitna natin, makikita depende sa kung saan natin side ilagay. So click natin ang check. So i-fit natin sa screen. Ayan. At pagkatapos, hanap ako ng color para sa text. Gusto ko kulay itim. Tapos lagyan ko ng stroke na kulay dilaw. Ayan. So yan, yan ang natipuhan ko eh. Kaya gusto ko background ng kulay ng aking black ang background. Ito gusto ko para malagyan ko lang matitingkan na kulay yung aking text. Then choose color for stroke. Gusto ko medyo matingkad din. Kaya pinili ko yung dilaw. Ayan. Then click natin ang check. Kung okay na. Tapos click natin ang save. Then click ang close. So yun lang yun guys, no? Sana may natutunan kayo sa video ito na aking ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out po sa inyong lahat.